Alright, so guys, once na nakapag-distribute na kayo ng questionnaires at nakuha nyo na yung responses ng inyong respondents, it's time for us to tabulate that. Pero bago natin siya i-tabulate, yung i-interpret sa table, ganito po muna ang gagawin. So, ito yung ating part 1. So, nakalagay dyan yung table 1 at yung inyong independent variable. So, kagaya nung nakalagay dyan sa inyong module, yung status of task-based strategies, kung ano ang independent variable nyo, yun ang ilalagay nyo dito. Okay? So, yan. I-substitute nyo lang doon sa independent variable ng inyong study. So, table 1 pa lang po ito. So, yung items, number 1, number 2, number 3, ilan ba yung question kada variable? Kasi sa table 1, ito yung variable A natin. And then, itong R1, R2, it means or it stands for respondent 1, respondent 2, respondent 3, respondent 4, and respondent 5. Okay, so kagaya naman nakalagay na example sa module, alright, so guys, itong table 1, tandaan, ito pa lang ay sa una nyong variable. Diba, tatlong variables ang inyong nasa part 1. So, ibig sabihin, yung tatlong variables na yun, kung ilan ang question, yun ang ilalagay nyo dito. So, ito yung kay respondent 1 na column. So, sa respondent 1 na column, dun yung ilalagay yung mga naging sagot niya per item. So, let's say, sa question number 1, ang sagot niya is 3. Okay. And then, the question number 2, 3 ulit. And then, sa question number 3 is 5. So, yan lang. Kagaya lang yan nung table 1 sa ating module. Iniisa-isa ko lang para ipakita sa inyo kung gaano siya or paano siya ilagay dito sa table. And then, sa respondent 2, ano naman yung naging sagot ni respondent 2? It's 1, 3, 1. And then respondent 3, 2, 5, 3. Respondent 4 is 5, 5, 4. Respondent 5 is 4, 5, and 2. So, anong magiging total niyan? Paano mo malalaman ng total? So, itong lahat ng responses nila sa number 1, sa item number 1, ito ang ia-add nyo. So, that's a total of 15. And then, the second question, ano yung total na sagot ng respondents mo doon sa second question? That's 21. And then, the question number 3, the total of their answers or responses for item number 3. That's 15. Okay, so paano naman po kunin ang mean? So, dito ko na lang din ilagay ang pagkuha ng mean. So, 15 divided by ilan yung pinag-plus-plus mo? Ilan yung inad mo? 5. Kung ilan yung pinag-add mo, dun mo siya i-divide. Okay, so ang magiging mean niya, 15 divided by 5, is 3. And we do it like this, 3.0. So, when it comes to your mean, yan ang mean ng ating question number 1 or item number 1. The next one is yung 21 naman. 21 divided by sa ilan? Okay, 5. Kasi 5 yung respondents ninyo. So, sa 5 respondents, 21 divided by 5, it's 4.2. Yan, magiging 4.2. And finally, sa ating last number, that's 15 yung total, divided by 5, another 3 ulit, 3.0. Yan. So, ganyan lang po ang paglalagay niyan sa table.